saya. A blessed Thursday morning, dear brothers and sisters, and to all of you who join us at the Diocesan Shrine of Jesus, the Divine Word, through this live stream. As we begin our Lenten reflection, let's open our hearts and minds, leaving daily worries behind, embracing a spirit of quiet contemplation, as we embark on this journey together. This holy season parallels our own lives as we follow Christ through his suffering, death, and glorious resurrection. In moments of introspection, let's delve into the mystery of redemption and allow its transformative power to touch us. May this Lenten pause rekindle our spiritual fire and deepen our commitment to compassion, forgiveness, and hope in our daily lives. Together, we embrace this opportunity for spiritual growth, guided by the Paschal mystery on our faith journey. As we delve deeper into this year's recollection theme, "By Your Wounds, We Are Healed," our sharer has long been a guiding light in our community, offering comfort, wisdom, and compassion to all who seek it. Today, as he graces of his own presence, let us take a moment to acknowledge his remarkable journey and the profound impact he continues to have in our lives. Through his unwavering strength and the grace of God, he has emerged from a challenging ordeal with a renewed sense of purpose and dedication to his call. Let us give a warm welcome to a priest who hails from Sambuanga, Sibugay, and from the Kenosis class ordained in 2023. We are blessed to have him with us today to lead our recollection. Friends, Reverend Father Algy Cantila, SVD. Good morning, brothers and sisters in Christ. Naririnig ba ako doon sa likod? Dito. Naririnig? Sa dulo? Hindi. Hindi daw naririnig. So, yung mga nasa likod, kung gusto nyo kong marinig, pumunta kayo dito sa harap. Yeah? My name is Father Algy Cantila, SVD. 1 year and 1 month sa priesthood. So last year, when I was sharing my life's story during the aftermath of the accident, hindi naman yun live. Pre-recorded yun eh. Kaya, nakaganito pa ako sa wheelchair ko. I can't even move. Kasi kakauwi ko lang noon from Cardinal. Kasi doon ako naoperahan. So yung sharing ko last year, first part yun ng aking storya ng buhay. So ang second part, ito yung isi-share ko sa inyo ngayon. Na after this, move on na tayo. Kung pwede lang kalimutan at hindi na balikan, pero just pick up the moral lessons na madadala sa ating life's journey. So I believe all of us here are Christians. Tama po ba?
mga Kristiyanong Katoliko tayo. So dahil Kristiyanong Katoliko tayo, naniniwala tayo na ang lahat ng nangyayari sa ating buhay ay istorya ng Diyos. Tama po ba? Amen po ba? Kasi ako naniniwala ako doon. Everything that had happened in my life is the story of God made manifest in my life situation. Last year, same season, not same date. Kasi last year, nag-umpisa ang Holy Week is April 3. Tama? So, same season last year, Holy Monday, ito na yung part 2, ha? Continuation na to last year na sharing. So, last year, same season, nag-umpisa ang aking agony. Holy Monday, nag-chichil ako ng buong magdamag. Yung chill na, di ko lubos maisip na bakit ko na-encounter yun, na-experience yun. Yung sobrang panginginig ng buo kong katawan. Holy Monday yon, hindi na ako nakakain. Holy Tuesday, nag-deliryo na ako. Hindi na ako makakilala ng tao. Nagtuturo na ako ng mga bagay na hindi naman yon yung sinasabi ko. Iba na. So sabi ng mga resident namin sa Villa Cristo Rey, na i-admit na ako sa UST, Holy Tuesday. So pagdating sa UST, ako ay suspected na COVID. So dahil suspected na COVID, nilagay sa red zone. Kasi meron palang zoning dyan eh. So red zone. Pagdating doon, nagbigay ng diagnosis, ako ay nagkaroon ng infection sa dugo. Sepsis. Bumagsak yung aking BP, umabot na siya ng 70-40 na lang. So dahil infection sa dugo, bumagsak ang BP, nagkaroon ako ng pneumonia. Flooded na ang lungs ko. Tapos, sinaksakan nila ako ng gamot para pampataas ng BP na ang side effect pala noon ay sa puso. Lalakas ang tibok ng puso. So dahil complicated na yung situation ko, marami akong gamot, nag-multiple swero ako, kaya nasunog itong, nagkaroon, bloated itong aking, kasi hindi ito magagamit. Ito lang. So dahil marami na dito, nilipat nila dito sa aking uncle ang ibang swero. Eh ito, may involuntary muscles. So, biglang gumalaw, umano yung karayom, kumalat sa aking binti ang antibiotics. Kaya, nagkaroon ako ng fourth degree burn. So, can you imagine? I am fighting for my own life sa emergency room during that day. Tapos, nangyari din ito. Buti na lang, hindi ko maramdaman eh. So, ngayon, tinrace nila saan nag-umpisa yung aking infection sa dugo. Doon pala sa aking catheter. Kasi nakakatheter ako kasi hindi ko maramdaman na ako ay dumumi at umihi. Doon pala sa catheter nag-umpisa ang aking infection. So dahil sa catheter, ang aking catheter ay kailangang palitan. So ang size ng catheter ko, I'm sorry for the term ha, masyadong ano ito. Ang size ng catheter na binigay sa akin ng cardinal is size 14. Sabi ng Euro doon, mag-experiment tayo, gawin nating 18. Ipasok nila sa aking pagkatao, ang catheter, hindi na siya papasok. Barado na ang aking urethra. So can you imagine, I am in dire agony, tapos makikita ko yung sarili ko na
yung dugo kasi pinipilit nila eh. Wala. Hanggang sa wala na silang ibang resort kundi gumamit ng pinakamaliit na feeding tube para lang maipasok. Kasi yun pala, yung urethra ko ay marami ng bara. So doon ang infection. Holy Tuesday yun. Holy Wednesday. Ito na. Kinovid test ako. 9 a.m. After na umalis yung nag-test sa akin, nag-cardiac arrest ako. Nag-flatline ako. So, nirevive nila ako. CPR. Wala eh. Flatline. I am journeying. Noong nag-journey na ako, nakakita ako ng ulap. Puti. May pintong bukas. Papasok na sana ako sa pinto ang iyon. Hinarangan ako ng babae. Hindi pinakita ang mukha. Mahaba ang buhok. Tinulak ako ng pagkalakas-lakas. Kaya nakabalik ako. Agad-agad, dilat ang mata, nagsalita. Parang walang nangyari. So same day, 1:30 p.m., nag-cardiac arrest na naman ulit ako. Same. Nag-journey. Pero yun iba naman. Valley of Darkness. Kadiliman ang aking nilakbay. Yung una, tinulak ako pabalik. May nakita akong figure. Yung pangalawa, walang figure na pinakita. Hinila ako pabalik. Same. Dilat ang mata, nagsalita. Ang sabi ng mga doktor na nag-revive sa akin, Father, may mission ka pa talaga. Kasi lumalaban ka pa. Kasi even my surgeon, ang sabi niya sa akin, during that day, sabi niya, Father, hinintay ko na lang na bumigay ka. Kasi hopeless na yung situation ko during that day. Pero wala eh, tuloy. So, normal. Pagkatapos ng flatline twice, normal lang. 10 p.m., sininok ako ng sininok. Yung sinok na, grabe yung distress. Nasabi ko sa mga doctors, bigyan nyo naman ako ng gamot para dito kasi hindi ako makapagpahinga ng maayos, hindi ako makatulog. Wala. Distress na distress. Tinurukan nila ako, wala pa rin epekto. Sabi nila, Father, tinurukan ka na namin. Pero wala pa rin. The following day, ito na, Holy Thursday, same day today, pero not same date, same season. Bumagsak ang aking oxygen level. So sabi ng aking pulmo ng mga doctors, kailangan nang i-intubate si Father. Kasi kung hindi siya ma-intubate, mamamatay si Father. Dumating yung result ng COVID test, negative. Kaya from red zone, nilipat ako sa green zone. Doon ako nag-50-50 ulit. So anong ginawa nila? Sinedate nila ako ng todo, pero hindi nila ako mapatulog. Hinawakan nila ako dito, hinawakan sa kamay. Nagre-resist ako yung nurse na yung pumipindot-pindot sa ano. Ginaganito ko yung ulo ko. Ang ginawa nila, tinali ako sa bed para hindi ako makagalaw hanggang sa naipasok nila ang tubo. Nasabi na aking caregiver, nandito siya, nasaan si Nelson. Siya yung partner ko that day eh, during that agony. Buti na lang nailagay yung tubo dahil nag-cardiac arrest ako for the third time. So yun na, free, COVID-free, may tubo na, pwede na akong ilipat sa ICU. Ipila.
kasi ang dami namin, ang daming pasyente during that time. Number 3 pa ako. So hindi pa ako pwedeng lumipat sa ICU. So naghintay pa ako ng buong magdamag. The following day, Good Friday. Kung mapansin, kung naaalala ninyo, nag-sharing ako sa 7 Last Word, pero nasa ICU ako, nakanganga. Conscious ako. Can you imagine the agony that I've experienced? Alam nyo, I did not take it as a personal struggle, but a struggle between God and me. Holy Good Friday, Black Saturday, Easter Sunday, bumunta ang mga doktor ko sa pulmo. Sabi nila, Father, wala ka ng pneumonia. Malinis na ang iyong lungs. 100 na ulit yung iyong oxygen. Kung mag-stable ito, Father, until tomorrow, tatanggalin na natin yung iyong tubo. Gumaganito lang ako kasi ang hirap pala pag may tubo sa bibig. Gumaganito, na-experience ko yung ituturo yung letters tapos i-compose ng nurse. Alam yung nakakatawa doon, nakatubo ako. Ang tinuro ko sa nurse, humihingi ako ng buko salad. Sabi ng nurse, Father, paano ka makakain ng buko salad? Eh, wala eh. Sabi niya, groggy pa si Father, pero conscious ako. Alam mo yung flat tire ako, hindi ako makamove eh. Pupunta na ako ng nurse, itagilid, pala iwas bedsore, itagilid sa kabila. Tapos pupunta na ako madaling araw para paliguan. Ganun pala yung buhay ng mga pasyente sa ICU. Grabe pala talaga ang hirap. Easter Sunday, malinis na ang lungs ko. Easter Monday, sabi nila, Father, tanggalin na natin. Check natin ulit. Tinanggal na pala, 100 na, stable na. Ang sabi ng doktor sa akin, Father, hinga ng malalim. Pag hinga ng malalim, bunot ka agad. Utang na loob, ang haba pala nung tubo na yan. Relief. Grabe. So, Easter, simula Holy Monday until Easter, I experience passion, death, and resurrection. Nung nasa ICU ako, tinanong ko si Lord, I asked the Lord, Lord, bakit ko po naranasan ito during this season? Alam mo? Alam nyo? Sinagot ako ni Lord. Dinala niya ako ulit sa time na nag-retreat kami before our priestly ordination. If you gone to SVD Tagaytay sa Transfiguration Hills, yan ay 7 sorrows of the Blessed Mother. Verbatim kong hiningi doon, Mama Mary, allow me to partake the pain that you have gone through during the Passion of Christ. So, hiningi ko pala. So, sabi ni Virgin Mary sa akin, mayabang ka ha, tingnan natin kung kakayanin mo. Lo and behold, binigay niya talaga sa akin. Kaya ang moral lesson, be careful what you prayed for. Kasi pag once hiningi natin, God is all ears. Lalong-lalo na kung ang hihingin natin ay related to suffering because God is there. Kaya careful kayo. Sasabihin ninyo, bakit ang anak ko pa, Lord? Ako na lang. Naku, sige, hingiin nyo yan. Ibibigay talaga yan sa inyo. Pero yun naman talaga ang pag-ibig eh. Mamumutawi talaga sa puso natin na wag na lang siya, ako na lang. Parang sinabi ni Jesus Christ yun eh. Sige, ibigay ko ang sarili ko para sa'yo. Pero anong kaya mong ibigay? Kapalit.
Yun yung journey ko. Yun yung phase 2. Pero hindi pa nagtapos doon kasi sa catheter, di ba? After 10 days, binalikan ulit ako ng euro. Ganon din, pinadugo na naman ulit yung pagkatao ko. Hindi pa rin nila maipasok-pasok. Binalikan ako after 3 days. Dinala na ako sa operating table. Kasi doon tiningnan kung may problema na ba talaga ang urethra ko or ang aking gallbladder. Kasi kung may problema na bubutasan na ako dito sa tiyan para dito na ilabas yung ihi ko. So yun, tinusok yung pagkatao ko ng wire. Nakita ko talaga sa monitor kasi gising ako eh. Tusok na kaagad. Tinulak nila yung mga nakabara sa urethra hanggang sa aking gallbladder. Nag-splashing sila sa akin. 36 liters of dextrose ang naubos nila bago natanggal yung red blood stain doon sa aking ihi. Tuloy-tuloy na agony. After how many days? Chinek nila ako. Okay na, Father. Yan na yung normal BP mo. 90 over 50. So, ilipat na sa recovery room si Father. Nung nilipat ako sa recovery room, doon, nag-spike ang aking BP. Umabot na ng 100. Kasi pinakain na nila ako eh. Doon, hindi ako nakakain eh. Talagang dextrose lang. So, walang kain-kain ha. Nalasahan ko pa yung ano ng NGT. Ang tamis pala nun, utang na loob. Kasi nung tinanggal na yung tubo, sabi, Father, tunggain mo na. Nung pinatungga sa akin, kunting baya lang yon. Sabi ko, dagdagan mo ng tubig hanggang sa napuno na yung baso. Matamis pa rin. Sabi ko, lagyan mo pa ng kalahati hanggang sa wala na akong malasahan. Parang uminom na lang ako ng tubig. Pero nung nasa recovery room na ako, kung ano-ano nang pinapakain nila sa akin, yun lang pala ang kulang para tumaas yung BP ko. So okay na ang recovery. So tuloy-tuloy na. Masaya na ulit si Father. Pagdating ng April 29, sabi na may discharge order na, pauwi na si Father. Sabi naman ng Euro, sige Father, palitan ka namin ngayong gabi ng April 28 ng catheter. Abay, utang na loob. Pinalitan ako ng catheter ng gabi ng 28. The following day, nilagnat na naman ako. Dahil sa catheter na naman. So, nasa catheter na naman yung problema. Kaya, nilagnat ako. Tinanggal na yung peak line dito kasi naka-peak line na sila eh. Yung 1 month na doon, dito na lahat. I-administer ang mga needs ko, medications. Tinanggal na yon, wala na dito. So, nagtusok na naman sila ulit. Nasasaktan na naman ulit ako. Prolong na naman yung agony ko doon. So sabi nila sa akin, Father, i-culture na naman natin yung ihi mo, yung blood mo. So kinulture nila yung ihi ko, dun sa blood, wala. Sa ihi, nandun dalawang bakterya na naman, another set of antibiotics. So sabi sa akin ng Euro, Father, tomorrow, kasi Sunday yon nung pinuntahan ako, Monday, May 1, sabi sa akin, Father, bukas, tanggalin natin yung catheter mo na. But, be good, Father, ha? Dapat umihi ka. Kasi kung hindi ka iihi, ibabalik natin yung catheter mo. Grabe yung dasal ko noon. Sabi ko, Lord, please naman. Gusto ko nang umihi ng normal. So, May 1, 6 a.m., tinanggal nila yung aking catheter. Yun ay feast day ni St. Joseph. Sabi ko, St. Joseph, tulungan mo naman ako. Gusto ko nang umihi ng normal. Sabi siguro yung St. Joseph sa akin, sige, huwag kang mag-alala, sasamahan kita, tutulungan kita. Umabot na ng 8 a.m., ang sakit na ng tiyan ko. 9, 10, 11, so talagang, ano na ako, anxious na ako and everything. So, tinamaan ako ng anxiety. So, well, pero grabing sabi ko, Lord, please, tulungan mo naman ako. 11:30, sabi ng caregiver ko, good news, Father, umihi ka na. Yun yung umpisa, nakaihi na ako. So, medication, gumaling, May 6, discharge. So, after 2 weeks daw, babalik ako. Sunog nga itong binti ko. So, 2 weeks, pinabalik ako ng May 19. Pagbalik ko doon sa doktor ko,
may secretion na itong aking infection dito, yung sunog ng aking binti. Father, kailangan mo namang i-admit kasi kailangan ng kayurin iyan. So kinayod na naman tong binti ko. Operating table na naman. So nagstay na naman ako ng 2 weeks doon kasi sabi, pinakamatapang na naman na bakterya ang tumama sa paa mo, sa binti mo, Father. So May 20, after 1 month, balik ka na naman, Father, for skin graft. So tinapala na naman ito. So simula dito sa ankle hanggang dito sa aking hita, may sugat kasi tinapal diyan. Grabing agony, no? Pero bakit tumawa? Nakangiti pa rin si Father. Dahil sabi ko, everything that had happened in my life is the story of God. Ginamit ng Panginoon ang katawan ko para ipakita sa mundo na totoo siya, nakasama siya natin, nakikirelate siya sa atin, e-wounded ang mundo, tama-mali, nagkakagulo ang mundo, nag-aaway ang mundo. Can you imagine yung bagong pumutok sa social media, isang ina iniwanan ang 16-month-old na sanggol, starved to death for 10 days. Ang ina, nagliwaliw. Napanood nyo yun? Hindi. Alam nyo yun? Hindi. Maraming hatred. Maraming cancellation na nangyayari. Kulang na lang, bitayin nila yung ina eh. Pero if we'll take it in a spiritual side, as if it's God's telling us, ako din, inalay ko na ang buhay ko sa inyo eh. But you refuse to acknowledge the grace that I have been given to you. Kinalimutan niyo ako eh. You neglect me. My presence, kinalimutan niyo ako. Lumayo kayo sa akin. Kaya gamitin ko yung katawan ni Father Algie para makita ninyo ako. Hindi ko sinasabing superior yung experience ko, ha? No. We have our own set of experiences. Unique yun sa ating pagkatao. Ang pinaka-call doon, gaya ng sinabi ni Father Jerry Orbos, BTS. Yun yung driving force ko. Na kahit may nangyaring ganito sa buhay ko, I believe in the power of God's presence in my life. Hindi lang ibig sabihin na pare ako. No. Tao ako, nasasaktan, naghihirap. But I believe that God is there in every step of the way. Kasama ko siya sa paglalakbay na ito. And of course, I trust the Lord. I trust in His mercy. And I entrust everything to Him. Wala na akong maihiling pa. Kaya sabi ko, if it's the new phase of my missionary ministry, as a witness of His own suffering, then so be it, Lord. Tanggapin ko ng buong puso kung gagamitin mo yung katawan ko. Okay lang. Kaya I still have a lot of reason to smile. I'm in pain. Since day one, even until now, I'm talking to you. I feel the pain of discomfort from waistline down. Pero para na akong bata, alam niyo yung bata, pag nasasaktan, iiyak yan after that, takbo na naman. Parang walang nangyari. Parang ganun yung nangyari sa akin. Natutulog ako at gigising, I'm in pain. But I still believe that God is there. In moments of my discomfort and distress, God is there holding my hands. That's why my prayer is, Lord, hold on to me because I am too weak to hold on to you. Nangihina din ako, nasasaktan. I surrender everything to Him. Hindi yung surrender na nauubos na ako, natatakot na ako, coward na, no. Lalayo na, no. Surrendering everything, allowing God to control my life. It's not my will be done, but it's His will. Kaya wala na akong plano na. Sabi ng mga kamag-anak ko, may plano ka bang umuwi para sa Thanksgiving Mass mo sa atin?
Sabi ko, no, I do not have plans. But if it's God's will na makauwi ako, then it's God's will na makauwi ako for my Thanksgiving Mass. Kasi after all, this life that I have now is not my life anymore. It's the life of God in me. Kaya sabi ko, pain? Yes, I have. Nalulungkot ako. I have a lot of reason to be sad, malungkot, ma-depress, ma-frustrate, mag-complain, but I did not dare to do it. Baka, Father, talagang inanuhan mo lang, inutakan mo lang, inaayawan mo lang kasi takot ka na gano'n. No, I did not. Because from the very beginning na nangyari sa akin, tinanggap ko na to ng buong puso. And yes, I believe that God is there. God has a lot of reason for this. God put me in this kind of situation for an specialized ministry to be with the people, to relate with the people, to those who are suffering, to those who are shattered, to those who are broken, because God can relate with this life that I have as of the moment. Kaya sabi ko, this is not Father Al anymore. And this is God. This is God in me. Kaya no matter what happened, kahit hirap na hirap ako sa buhay ko ngayon, I still smile because I believe God is with me. God is holding my hand. God is telling me, don't worry, kasama mo ako. Hindi ka nag-iisa. Last night, when I reflecting, doon sa aayusin ko na yung PowerPoint presentation. I am supposed to do the PowerPoint presentation eh. Parang sinabi sa akin ni Lord, scrap that. Don't lecture them. Share your encounter with me. Share your experience to them. The wounded humanity needs to be lifted up, needs to look up to me. And I'm using you to say that and to share with that. And you know, because of that surrendering, because of that entrusting, because of that firm belief, I still have a lot of reason to move forward with faith conviction, with strong determination, because I believe that this Jesus Christ, the one of Jesus Christ, restored my distorted relationship with God. The physical wound that I have as of the moment is a reason for me to cling on to God, to hold on to Him no matter what happened. Hindi ito reason to give up and to stay away from Him. Na dapat ang mga pagsubok na dinanas ko ngayon na sana ganun din sa sitwasyon ninyo, na hindi kayo mauubos at hindi kayo mawawala ng pag-asa, bagkus manatili kayong kumapit sa pananampalataya dahil nandoon ang Diyos. Huwag na huwag kayong sumuko sa buhay. Masarap mabuhay nang may challenge. Malalaman natin na buhay tayo when we are encountering challenges in our lives. Last Saturday, I was approached by a woman. I will not name her, even though I know her name. Walk in, umiiyak, ang sabi niya sa akin, Father, I've been through a lot. Ginawa ko ang lahat. Naglingkod ako, tumulong ako. Pero bakit nangyari to sa akin? Valid. Tama, mali. Wala namang problema kung i-voice out natin ang ating mga hinanakit sa buhay, mga hinaing sa buhay. Walang problema doon. Sabi ko sa kanya, thank you for telling me. Kasi ang kailangan natin ngayon ay taong makikinig sa atin. As much as we want people to listen to us, to hear our maladies in life, our misfortunes, our struggle, God is there. Talk to Him. Dumapa ka kung kailangan mong dumapa at magmakaawa ka, because God will surely
listen to you. Sabi nila sa akin, Father, I know you are praying. Pero what if, Father, hindi mag-grant ang iyong prayer? Praise the Lord. If God grant our prayer, praise the Lord. But if not, there's another way that God is working in your life, still, praise the Lord kung hindi man binigay niya yung hiningi mo na naaayon sa kagustuhan mo. Because God is working in silence. Lord, gusto ko mong gumaling sa sakit kong cancer. Lord, gusto pong gumaling sa aking pagka-paralyze. Pero hindi yun yung plano ng Diyos eh. Namatay si Father Algie na paralyzed. It's the will of God. Namatay tayo sa sakit na cancer, then it's still the will of God. Eh bakit yung iba naka-recover? May mission pa yung gawin. Yung natapos na yung sayo, that's it, that's the end of your life. So tapos na ang journey natin. As long as hindi tayo nawala ng pag-asa habang buhay tayo, kumapit tayo sa Panginoon, siya lang ang makakatulong sa atin. Wala ng iba. Amen? As much as we want family, we want people to listen to us, there's God who is all ears sa lahat ng mga hinaing natin sa buhay. Huwag lang tayong mawala ng pag-asa. Yes, times na maramdaman natin na parang walang nangyari sa mga dasal ko. Parang hindi dininig. Tuloy ka lang. Don't give up. Sabi nga dun sa kanta ni Gary V, kung wala ka nang makapitan, kumapit ka sa akin. Hindi kita iiwanan. Hindi kita iiwan. Tama? Sa panahon ngayon, the world is wounded. Our brothers and sisters are also wounded. We are called to be a wounded healer also. Let that woundedness in us aakay sa mga taong nahihirapan din. Makikinig tayo sa hinaing ng bawat isa. Lend our ears. Umupo lang. Pakinggan mo naman ako. Huwag ka nang magsalita. Pakinggan mo na lang. Hawakan mo yung kamay para maramdaman niya na hindi siya nag-iisa. Lumakad kayong magkasama. Walk with them in this journey of life. Yan yung kailangan ng bawat isa sa atin. Wounded na nga ang mundo. Wounded pa tayo. So this earth is not safe to live in na, di ba? But we have God. At itinilaga niya ang bawat isa sa atin na sana hawak kamay tayong magkasama sa ating paglalakbay. Sabi nga sa kanta ni Yeng Constantino, di ba? Hawak kamay. Ganon ang Panginoon. Nakahawak ang kamay. God is reaching out to us. Hawakan niyo yung kamay na yan. Hindi kanyan bibitawan. Sinubo kayo ngayon? May pighati kayong nararamdaman? Surrender everything to God. Hindi ko sinabi ito i-impose sa inyo na maging kagaya kayo sa akin, na ganito yung disposition. No. Know yourself. Then surrender everything to God. Yun yung pinakasekreto sa lahat. Huwag na tayong maging superior sa sarili natin. Allow God to be the superior in everything in us. Because everything that is happening in our life, it's God's way of telling us, ako ang masusunod. Kung may mga broken dream, may mga broken dreams, mga shattered mga pangarap, hindi yun na nararapat para sa'yo. May nakalaan para sa'yo at ang Diyos lang nakakaalam niyan. Huwag natin pilitin ang isang bagay na hindi naman ikakasaya natin kasi hindi yun naaayon para sa atin. May tamang proseso at may tamang grasya na naaayon para sa atin at ang Diyos lang ang nakakaalam noon. Amen? Human as we are, this Holy Week, this season of pagmuni-muni, God is inviting us to be a wounded healer because He Himself suffered for the sake of our salvations. Ang lahat ng mga kasalanan natin, pinagbayaran ng sariling sugat ng Panginoon, literal na sugat. But that one that God suffered during His passion, death, and resurrection is a means of restoring our broken relationship with God the Father. So He mended that
broken relationship. So kahit na nahirapan na tayo, guaranteed that we have God in us because of His Son, Jesus Christ, our Lord. Brothers and sisters in Christ, we have a lot of reason to smile. We have a lot of reason to be happy. Ang problema ay problema lang. Huwag mong tambayan, daanan mo. Kasi pagkatapos yun, another set of problems. Habang buhay tayo, we encounter a lot of problems in our life. Kung akala natin, tapos na ang isa, wala na, another set will come. So itong problema na darating sa ating buhay, pagsubok na darating sa ating buhay, sana magpapatatag ito sa atin. Hindi ito yung uubos sa atin at mawala na tayo ng pag-asa sa buhay. Amen? Huwag sana tayong sumuko. Kasi pag nandun na ang pagsuko, all system in us will collapse. Lagi ko itong sinasabi sa mga nakausap ko, two things in our life, material and spiritual. Tama, mali. Tama, mali. So we are created in the image and likeness of God. When we are created, kadaber lang tayo. When God breathed into us, He gave us His Spirit. Kaya we have this touch of divine in us. So kung naubos tayo materially, katawan natin, na-paralyze na, may cancer, may sakit na, and everything. So our spiritual life should be intact. Hindi dapat yun mawawala. Hindi dapat mauubos. Kung 25% na lang ang material na naiiwan sa atin because of misery, misfortunes, our spiritual life is 50%. We still have 75%. So we still have a lot of motivation to live. Hindi mauubos yun. Kasi kung mag-collapse ang ating material life, spiritual life, everything will be senseless. Meaninglessness, hopelessness, suicidal na. Kasi wala nang kwenta ang buhay. Bakit pa ako nabubuhay kung magsasuffer lang ako? No. Huwag dapat tayo mawala ng connection sa Panginoon. Kasi yun yung purpose natin eh. To glorify God in everything we do. And in everything that happens in your life, God is glorified. Because the story of our life is the story of God in us. Amen. Tapos na. I hope and pray, brothers and sisters in Christ, that in this journey that we are together, reflecting, realizing the goodness of God in us, makikita natin na sa sarili nating woundedness, we can lift others up. We can help others as much as God offer Himself to us. Let us pray for one another. Let us pray for those who are suffering. Hold your hand. Hold your hand. Hold your hand. Hawakan ninyo ang kamay ng mga katabi ninyo. In the silence of the heart, lahat ng mga hinanay natin sa buhay, ialay natin ito sa Panginoon. Let us remember the people who are in the hospital right now. Our sick brothers and sisters, for those who are fighting for their life, yung mga biktima ng karahasan, extreme poverty, injustice, yung mga biktima ng abortion, mga kabataan. Let's pray for our country. Let's pray for the world. Let us pray for healing. Our personal healing. That God, in His mercy and compassion, will touch us, will heal us, will allow us the grace of recovery and full healing. That no matter what happened in us, that in deep wounds that we have as of the moment, God will heal all of them. God will
give us full recovery. That will God grant our heart's desire. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. The Lord be with you. And with your spirit. And may the Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. God bless you. So, to close our Lenten recollection, let me give some short insights coming from Father Algie. We struggle with hardships or complain about our sufferings and find obedience to God's plan difficult to accept. Poverty, illness, anxiety, hatred weigh us down. Yet Jesus carries his cross in each person's pain. May we see God's will in all things, in every encounter of our daily life, as Jesus did. The cross, though challenging, holds beauty and promise of future glory. Embrace it as a desired treasure. Trusting God, we can find many meaningful things in every struggle, every wounds, big or small. Never lose sight of the glory that is to come. May our suffering teach us the lessons contained in our wounds, our crosses, the wisdom of its necessity, the beauty of its variety, and the fortitude that accompanies even the smallest crosses. Believe in the power of God's presence in our lives. Trust in God's mercy. Surrender everything to Him, allowing God to control our life. We are challenged. We are called to be wounded healers. Masarap mabuhay if merong challenge. We have a lot of it to reason to smile. Father Algie, let me present to you our certificate of appreciation of your inspiring sharing on our theme, which provided a valuable opportunity for spiritual growth and reflection. Your remarkable and the sincerity of your message resonated deeply within us. We are truly grateful for your willingness to share your life story and for helping us to deepen our faith during this sacred season. This certificate of appreciation is here given to Reverend Father Algie Cantila, SVD, for graciously sharing his time in insightful reflection during the Shrine 2024 Lenten Recollection, with the theme, "By His Wounds We Are Healed," given this 28th day of March in the year of our Lord 2024, at the Diocesan Shrine of Jesus, the Divine Word, Christ the King Mission Seminary Compound, signed our Pastoral Council Lay Coordinator, Nino Versosa, and our Shrine Rector, Reverend Father Ronnie Crisostomo, SVD. Let's give Father Algie a round of applause. Thank you, everyone. Have a blessed Thursday and a blessed Holy Week. May we request those who attended, probably we could ask for short documentation with you, Fads, in front. Okay. So our dear friends who join us during the Lenten recollection, let's have a short picture taking. Thank you. Friends in the ministry, seminarians, please join us for a photo op with Father Algie. Thank you.